Okay guys, magandang araw muli sa ating lahat. Si Jerby na naman po pala to, si DIY and Energy. So medyo maingay lang. Kasi syempre, nakashop tayo. So ngayon, magbabaklas ulit ako ng washing machine front load, pero ni Dea naman. Kung napansin nyo dati, yung binaklas natin is Toshiba, na kung saan hindi ko na binaklas ng buo yung tablang ng pangharap. Ito naman ni Dea is babaklasin natin ang buo kasi yung iba yung design niya. So papakita ko po sa inyo lahat ng ating gagawin. From start to the end, hindi na po tayo magpuputol, dire-diretso na yung video natin para doon sa pagre-refer natin ng washing machine replacing front load ng bearing niya, yung pinakaano, maingay siya. Kung mapapansin niyo, ito sa likod ko, pag ginikot ko, oh, garalgal. So papalit tayo since na under yung unit. Papalitan. Ayan na yung mga tools natin. Diba? Naka-ready na. So, magpapalit tayo guys. Panoorin nyo na lang. Isa-setup na natin. Sandali lamang po. Okay. Pasensya na kung medyo maingay. Muli, bago tayo magsimula, pa-subscribe, like, and share ng ating video. Sana supportahan nyo pa ako sa mga susunod pa natin. So, ito yung media, yung ibang setup naman siya, gaya sabi sa inyo, kumpara sa Toshiba na ang tinanggal ko yung harap lang. Ito may kita niya, babaklas din natin ang buro. Okay, start na tayo guys. Yun lang, kumapit yung tornel. O tayo bang tools?
kapit ulit. Ito yung mahirap sa mga tornillo, halos kinakalawang na ako. Nakakalito na. Pero, gagawin mo pa rin ang paraan. Long hair problem. May problema ng mga long hair. Hindi naman ako nagpapalong hair dati. Ito lang. So, kinakalawang na. Thank you.
dami naman tuloy yung ganito. Tosi pa, tatlo lang siya, apat. So, sa mga technician na baguhan, para hindi kayo malito, kung saan nyo binaklas yung tornilyo, tatandaan nyo kung nasa ano. Tapos, itabi nyo siya dun sa, kung halimbawa yung piyesang yun, tapakita ko sa inyo. Diba, pinaklas ko to, may mga tornilyo. Itabi mo sa kanya yung tornilyo niya, para hindi ka malito. Ah, pesya? May grande, no? Pesya. Pesya. Okay, no problema, pequeno. Pesya, dalo tampa atras, ha? Dami niyang bato. De balancer mo yun. May content ko ba
napansin niyo yung difference from dun sa kaha niya, tinanggal natin yung buong tab. Yung sa Toshiba ba, ang tinanggal natin, harap lang. So bakit ko rin tinanggal yung mga balancer at yung motor? Kung napansin nyo, ako lang mag-isa, pwede mo siyang tanggalin ng buo kasi. Pero kung dalawa kayo, kahit hindi mo na muna tanggalin yung balancer at yung motor, sabay mo na siyang kubutin, pwede mo dito na lang sa lato tanggalin. So ako, dahil nag-isa, tinanggal ko na. Pag ganun din naman, tatanggalin mo, tinanggal ko na para at least pagbuo, medyo mag-aang. Okay, baklasin natin yung tanggal. Dos, no? Bonita Dilera, no? Testa Fuga, no? Ten dos, testa Fuga, oh. Sa Samsung pala, guys, yung ginagamit na connection dito sa shock is tornado talaga. So dito, plastic lang na may groove. Ayan o, continue. So, may groove lang. Yung parang nakausbo, para pag pinasa mo gano'n, maglalakyo. Sa Samsung, yung tornado lahat. Napakahaba ata yun. Ali, corta. Similar. Pero ali, so pequeño, no? Pero ali, corta. May mga kausap kasi akong negro. Nice! Entra. Ali, frente. Oh. Bulol pa kasi ako mag-port. Oh, tayo? Similar ang test, ha? Similar ang test. Similar. Kota. No problema, kung sa lugar. Todos. Trabalha, problema técnico, não tem trabalhar, não? Direto, tem trabalhar. Tudo bem, não? Técnico, quando nag-iisa ka, para tanggalin ito. Kasi technician dito na matanggap pag-bleed sa sila.
So bago mo pupukin yung pinaka ano para lumabas yung tornillo, ibalik niyo yung tornillo niya para hindi masira yung kanyang kakabitan ng puli. Check mo, baka kasi may tama na. Baka pagpasok ng bearing mo maluwag, maramdaman mo pag sinalat-salat mo naman na parang lubog na yun dito sa portion na to. So, ibig sabihin, malalim na siya, hindi na pwede kahit bagong bearing. Kakalog lang din siya. Kailangan pantayan, mas mababa to kaysa rito. Okay, hindi pwedeng mababa na to, kapantay na nito, disgrasya. Babangungutin ka kahit kabitan mo ng bagong bearing. Okay? Lagi kayo meron. So, ang bearing ng 7 kilo na Midea, almost like same na Samsung, yung mga lumang modelo. 6205, 6206. So, same din siya ng ibang model namin ng Samsung talaga to. Common naman ang bearing, napansin ko, mapa LG, 6205, 6206, o 6206, 6207, parang yung Toshiba. O, yung oil seal naman, may nabibili rin sa Pilipinas, palitin tayo. So, kukuha lang ako ng pyesa sa loob para pagkakabit natin. Dere-derecho na. Pupost ko lang. Sandali po. Okay guys, meron tayong bearing. So, China lang ditong bearing. Pero kung nasa Pilipinas ka, huwag ka rin bibili ng mamahalin yung mga original na sofa. So, ipagitna mo, China and saka yung mga German, European, mahal yun. Kunin mo yung mga Japan lang para hindi masyado demand. Hindi naman siya, siguro kung gagamit ka sa mga engine ng motor, o kaya mga sasakyan, gamitin mo talaga yung mga original na SKF, yung mga ganun yung mamahalin na Germany, pag yan talaga pwede. Pero kung sa mga washing machine, recommend ko kahit yung Japan made, wag na wag kang kukuha ng Taiwan. Ito China, original naman to sa factory, so hindi ko rin alam. Siguro magandang quality rin, pero wag ka rin kukuha naman ng China na low quality. Ikaw din magbabackjab eh. Prepared ko Japan made, yun NSK yun, magandang klase yun. So, hindi masyadong mahal, hindi rin mamamahalan yung kliyente. Then, ikaw din, hindi ka rin masyadong magpapagastos. Okay? Kasi sa minsan, ibabalance natin yung sa kliyente, yung budget niya. So, magpapalit na tayo ng bearing. Huwag na kayo magtakabat, hindi ko nilinis. Guys, napakahirap ng tubig sa Angola. Hindi siya ganong kadali. Kaya punas-punas lang ginagawa namin dito. Mahirap ang tubig. Dadaling ko pa yan doon sa bahay ko para i-testing. Hindi ganun na nangyari. Yung bahay ko, tatawid pa ako ng pastada. Eh, kailangan ko na palitan yung bearing, doon ko na rin testing, tapos palalabahin ko na lang siya para luminis. Okay guys.
Remind pala guys kung sa mga teknika na bago, kumababas na may bakal ako dito. So pag pinatama mo yung bakal, siguro din mo dito tatama sa likod. Huwag dito. Kasi baka pag pukpuk mo, ma-misalign siya. So tatama siya dapat. Pag ganyan, dito sa dulo, tatapat mo. Kaya kung may makukuha ka mas malaki na, mag-double. Tatama dito sa pinaka-toto, saka doon. Okay lang yung bakal. Huwag dito kasi itong seal na ito, pag tinamaan yan, at naikabit mo na hindi mo napansin, aandar yan pero maingay ulit. Meron sumasayad na bakal. Nangyari na rin sa akin yan before. Na yung itong kulay itim o minsan stainless yan, huwag na huwag mo tatamaan yan pag tinukpag yan. Dahil magkakaroon ka ng problema pag naikabit mo na hindi mo nakita, magbabaklas ka ulit kasi kakaskas yan. Dahil 1,000 RPM yan to 1,200 RPM. Sipin mo gano'ng kabilis yan tapos. Kaya ingat po kayo sa pagpukpuk, make sure na yung bakal mo pantay, tama niya, dalawa, isa sa taas, isa sa baba, or sa likod lang mismo, okay? Ito yung RC, nilalagyan ko siya ng grasa dito, dito lang, hindi ko nilalagyan sa likod, so dito po. Maibalik sa pag-iisa. Yun yung mga nasa kataro ko ganun din. Hindi ko maibalik sa isa, ito rin maitanggal ng isa. Tinuruan ako ng technique. Ganyan dapat bibili mo yung nakaganyan. Hindi pwede yung diretso. Ah, I'm
Kaya napansin niya ba ako nagtagal yung pulis? Para may ibig sabihin siya. Yun ang purpose nun. Kasi ginakabit ko. Ayo, 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 Agora, ali, na... Português, só para
Ali, antik, no, bo. Tira, matrikula ang motor, ha? No, 46, di dyan, no? Pero nandiyan pa yata yung matrikula niyan? No, 1048? Oo. Pwede mo na ikabit siya para hindi ka na rin hirapan mo. Pero madali lang din naman siya. Okay siya, babalik ko lang naman. Kung nag-iisa ka, natuto ka na lang dumis karte. Basag na kamo.
Kailan ng med dito ka? Nakaharap ka ang higa. Kanan. Sabi mo, hindi pwede padapa kasi may tubo sa likod. Patagilid lang. May kakargang refrigerator baka magkamali ng tagilid eh. Magka-problema. Sandali lang guys, ipapakarga ko lang, papaliwanag ko. Okay guys, balik na tayo sa pag-assemble. Aray. Kasi magkamali din sa pagkarga ng refrigerator na ginawa ko, na na-i-flat ko. Yung siko, yung nag-replace ako ng compressor. So kukunin na ng kliyente, baka ikarga, ihiga. Yung tubo sa likod medyo malaki eh. Sabi ko itagilid. Para yung langis, dahil nandito sa charging line side, wala tayo maging problema. Kasi baka matagilid pa kabila, nandun yung tubo ng discharge na kasakta. Umano yung langis. So, inaayos nila. So, hindi mo na ayos. So advantage, madali siya. Sa Samsung, di tornillo siya, kailangan maihiga mo pa yung unit. Ito, tagilid-tagilid lang, pwede na. So yung hose din at top papunta doon sa drain. Huwag mong kalimutan. Yung sa Toshiba nakalimutan ko. Hindi ko na na-video ng binalik ko. Monkey wrench.
Okay. Mateng? Moist? Yes. Ano yan? No problem. Yes, sir. Magura, kwato? Sting. Aki ang sibo. Normal, no? Yes, normal thing to say. Mateng barulo? No, no, no. Oh, see? Problema aqui, no? No problem. Di po sting bura siya, ali, connect to the last. No, no, ali, ali, siya pa. No problema. Di po sting sila, Eduardo, o Jose. O chines mo. Ali, sino? Ah, chines ka sa? No, no, mister. Aki, siya pa. Aki, siya pa. Ah! Yes, ahí po. No problema. I-verifika, Eduardo, ting, ali, mo, mola, no? Ah, pala aquí, suporta? No, sí, allí. Sí, allí. Oh, ¿cuál es el problema? Ahí. Debo hacer yo antes para aquí. Kumuha na rin ako ng mga tornilyong kapalit ng mga kinakalawa. Thank you.
ano, ete, no? Ah. Thank you.
Kasi taglabig nyo nagsisimula ng minute. So, yun yung pause ko. Parang mamadali rin tayo kasi nga sa trabaho. So, i-discuss natin kung ano yung mga tools na kailangan nyo pag nagpa-class. Same sa Samsung, same sa Toshiba. So, meron kang tatlong set. Yung 13, di naman masyado. Pero kasi sa motor, ginagamit ko to. So, 13, 8, 10. Okay. Siyempre, screwdriver. Maliit na flat. Yung malaki, pinampukpo ko lang naman. So, prepared ka na rin. Tigyo at saka yung sinasabing sa inyong pagpukpuk na bakal. Kuha ka ng mataba para mas ganda. Ganda ng MRT nito sa likod. Kasi ginagamit kong pagpukpuk sa OEC. Kung bibili ka nito, bili mo 17 kombinasyon ng 19. Kasi may mga model kami na 19 yung sa likod. So 17 and 19. At sabi ko sa inyo yung nakaganyan. Yung naka-curve. Kasi hindi mo maipapasok to dun sa pulley kasi nga nakalubog siya ng konti. Ito ako the best pa rin. So ito, 13, meron ako sa motor o kaya sa pulley din. Meron kasi model ng Samsung na 13 lang, pero 17 may 19. So ito lang kailangan mo. Open range o close range. Pero maganda close range. Lights, cutter, para lang dun sa mga kasi dahil may people tayo. At importante, monkey wrench. Ginagamit ng monkey wrench yung post natin dito sa harap. Yung sa drain, sa tub, kasi matigas yung spring nun. Ito talaga, silbukan ko ng flies, medyo hirap. Eh, ito yung accessible. Pwede yung flies, natagayin mo. Paano kung hindi malaki yung buka? Kasi ito malaki yung buka. Yung maliit ang buka ang flies. Yun, unless kung may flies ka, malaki. Okay, meron din ako yung 17 yung pinaka-open, bukod yung sa close. So, sa mga washing machine na yan yung mga gagamitin nyo. So, tapos, katala. Minsan, ginagamit ko pero bihira. Kaya, pero naka-prepare pa rin ako. Pero doon sa mga nabanggit ko, eto lang. Diba? Yan lang. Tapos, eto na. So, hindi ganun karami. Normal basic tools na magagamit mo. Basta huwag mo kakalimutan yung mag-tubo. Saka, D40, pero hindi naman siya D40. Kasi tatanggal ng kalawang yung mga tornilyo yung halos na ano na. May technique guys sa pagtanggal ng tornilyo, huwag mong pupuwersa lang. Kaya nga kita niya pinupukpo ko. Diba halimbawa, ito, yung parang yan. So, kitin mo muna ng ano, yung kami camera, wala lang. So, yung pinakaanong ganun, so kitin mo yung dumi. Pwede kang gumamit na, ang ginagamit ko nun alam, ano yung pardible. Kinukuntok ko yung dumi niya hanggang lumalim na lumalim. Yung matigas na bakal nga mas maganda, tapos yung flat na tuktokin mo ng konti para lumalim. Ngayon, saka papasok yung skate. Diba? Kasi pag hindi mo ginawa yun, pag ikot mo na ikot, mabibilog lang siya na mabibilog. Kasi nga, may dumi sa loob eh. Hindi makapasok yung dulo nito dahil doon sa dumi. So gawin mo, kutkutin mo muna yung dumi. Saka may pasok to po po yung matigyong flat, tapos yung flat. Okay? So manda na tayo, wala na ingay, bearing ang problem nito before. So nakapagpalit na tayo, gaya nasa atin sa inyo, may bearing siya. So 6205, 6206 ang bearing niya, harap at ito, plus yung oil seal. Hindi ko lang alam yung size ng oil seal eh. Pero dali mo yung aqua para sigurado. Hindi ako marunong magana sa oil seal, hindi sa bearing madali. So wala na tayo, ayan na. Ito lagi ako nagkakalang ito. Okay, sa motor, sa Creston, kompleto ako nito. Creston ang binibili ko sa Pinas. Sa awa ng Diyos, nawawala na. Kasi nag-abroad na ako eh. Nung hindi ako nag-abroad, kompleto ako nito. Creston, kahit yung mga ganito ko, Creston. Magandang brand si Creston, kahit sabihin mo China. Kahit pa paano may quality, kung kumpara mo yung ibang brand na kilala, may dumahal, si Creston nasa middle. Sabi ko nga sa inyo, pag bumili ka ng gamit, kunin mo yung nasa middle. Huwag yung low-end, huwag yung high-end. Kuha ka ng middle. Siguro, kumuha ka ng high-end, paminsan-minsan, pwede ka nang bilhin na yung price isang tools. Nakompleto ko nga tools ko dati, nawala lang yung nagpasok. Kasi, iwan sa bahay, na rin maano kung nasana na kung sanahin na rin. So okay na tayo. Manda na yung unit natin. Sana sa susunod makapag-vlog pa ako. Abangan nyo.
siguro kung ano yung ano. Kasi kaya tayo nag-vlog lang dito sa washing machine na front load. Kasi natatandaan yung Toshiba, half lang yung kinuha natin, hindi yung buong tab. Ngayon, yung Midea, yung buong tab ang kinuha natin. So may pagkakaiba sila. Same siya sa Samsung na kung saan pwede mong tanggalin yung tab, pwedeng tanggalin yung buong tab. Depende sa model. Okay? Muli guys, maraming salamat. Yun na nagpapa-shoutout sa Dave De La Cruz ata yun. Thank you sa'yo. At saka dun sa nagpapatanong sa akin, OFW rin, na nagbibili ng rep. Salamat din na kagabi nag-chatters kami doon sa YouTube. Natutuwa rin naman ako na taga nagiging libang ako yung pagsagot-sagot. Pasensya na yung iba hindi ko nasasagot agad-agad. Minsan kakagising ko lang or minsan busy talaga sa pagkakas. Muli, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Sana may matutunan kayo sa aking video. Thank you guys.